Welcome back sa PCR again. Sana ayaw kayo kayo dyan. Alam niyo naman itong pandemic na dumating sa atin. Medyo nakakapwisit. No, ngayon, ang topic natin ngayon ay simple lang. Anong pinagkaiba ng imports tsaka locals? Ang imports, ang sinasabi ko ay ang push. Alright? Tsaka locals, syempre. Marami tayong klaseng locals. So, isang ano na lang gawin natin. Ang locals ay yung tubo sa atin, sa Pilipinas. No? At medyo marami yan dahil meron tayong kalingga, meron tayong kapangan, meron tayong pinggit, at meron tayong Cebu, meron tayong Laguna, noon, sa bandang Fami Laguna, pero wala na yan. Nakalita na lang siya kung labang putang yan. At meron sa Mindanao, meron din, marami din, sa Buanga. Meron ako na-encounter solo nung nagpunta ako ron. So, sabihin natin locals sa iyo sa Pilipinas. Siyempre, kaya nga tinawag ng locals, no? At ang imports naman ay ito ay imported, galing sa ibang bansa. Pero ano pa ang pagkakaiba nila? Diba? Ito kasing ating locals ay mainly sa tiba ito. No? Yung kibungan ay crossbred, sabi nila sa Northern Lights. Tsaka sa OG Coach, ito yung locals galing kibungan. Yan, nakita niyo yung... Pero siyempre, hindi maganda pagka-cure. At siyempre, illegal yan sa Pilipinas. So, kaya ganyan naka-press siya. At hindi maayos yung pagkakapuka. Yung mga ito, ito, ganda-ganda yung pagkaka-cure. Yan. Pero ang imports, may bilog-bilog. Huwag tayo sa testing lang natin. Since maluwag ang production o pagtatanim sa Amerika ng cannabis, ay napapakalagaan nilang maigi ang kanilang produkto. No? Kumpara sa Pilipinas, na dyan sa Pilipinas ay illegal. So, napakahirap. Pero, sa itsura, halos hindi nagkakalayo ito pag napaganda rin, di ba? Ito kasi napipina eh, so iniipit siya ng mga farmer ng norte. Ito, medyo lila pa oh. Ay, ito, parang ito, lila. So, pag nagkaroon ng buds to buds, halos hindi sila magkalayo, no? Malalaman mo yan sa amoy. Ang imports ay napakabango, as in napakabango talaga. Okay? Ang locals naman, mabango rin. Medyo mapanghi ang dating. Lalo na pag nasa farm ka. Okay din naman siya. No, kung amoy lang ang pag-uusapan. Parang nakita ko, may amag. So, ang pangalawa, una siyempre lang, ang itsura. Ang pinagkaiba, itsura. Ito niya naman. Ito, at ito. Pangalawa, yung amoy. Nabanggit ko rin kanina. Ito ay napakabango. Excuse me. Pero ito ay medyo, mabango rin naman, medyo mapangki-pangki ang amoy. Tawag namin yung iinang igulot yun. No? Pangatlo, yung taman. Yung amat ng imports ay malakas. Kumpara sa locals. Hindi ka pwedeng umubos ng isang joint dito sa imports. Kaso umubos ka ng isang joint sa locals na parehas lang. No? At syempre, yung presyo. Mahal po ito. Ito ay naglalaro sa 28, 29 to 35 to 40,000 ang isang ounce. Samantalang sa locals, yung 1 ounce ay 28 grams. E 28 grams, abuting ganun siguro at least for 5,000. Ngayon, nasa bentahan ngayon at least. So, yun po ang pinakaiba niya. Tsura, amoy, amats, at presyo. Siyempre, yung klase niyong yung kalidad ng pagtatanim din ay malaking bagay, malaking factor. Kasi kumpleto sa nutrients ang nakukuha ng imports. Kung para sa luwas, minsan tayo lang ng dalabaw o kung ano man, no? Pero may mga ibang farmers na gumagamit rin ng pataba. Kaya tumataba ang mga luwas at tumaganda. BGR ang ginagamit doon sa Amerika, mostly.
que ha amato vai un pezzo e non vedeva mai no. Però io mi sento lì e dico, sento una mattina, io andavo a bau, dico mi dà una maletta, da un letting del weekend niente, no? E là la usi, una coccatina di natale, bella. E là mi andavo in un boom, non avevo quale sante, ok? Solito buon quick video, bago tagli il mattabo sempre, shout out, sento in una troppa gente che Jordan Clarkson, GC, che Lance Francisco, anche Nicky De Ramos, ma vuoi che io mi ha fatto? Smoke safe, stay safe. At pandemic po ngayon, COVID. Huwag po kayo maglalabas kapag ano kayong... Kung wala naman kayong importante na gawin. Alright, mabuhay. Maraming salamat. Ang akin sa ito. Bitch out!